ang napapagod na sa kakaisip sa mga problema and even dealing with our problems. Hindi naman siguro masama na umamin at sabihin, yes, pastor, isa ako sa ganon, na napapagod na sa mga problema, sa kakaisip sa mga problema, sa pag-deal sa mga problema. Meron sa atin na na-reach na yung limit, na-reach na yung kakayanan niya para harapin ang mga pagsubok, gusto nang magpahinga. Kahit man lang sana makapagbakasyon. Meron ba dito gusto magbakasyon? Pakitaas ang kamay na mga gustong magbakasyon. Yung nakahilata ka sa beach, may katabi kang buko juice, at nandiyan yung mga kasama mo na gusto mo laging ka. Ang sarap magbakasyon. Amen. Amen. Pero bakit ba may mga taong gusto magbakasyon? Kasi nga, napapagod. And we get tired not only because of problems, we get tired of life sometimes. We get tired of its routine. We get tired na paulit-ulit yung ginagawa. We get tired waiting for things. Nakakapagod din yung nag-aantay, ha? Nakakapagod din yung nanonood sa apat na sulok ng kwarto o ng bahay, looking at the same thing over and over again. That gets to be tiresome. We get tired even with the craziness of life. We get tired of the unique things that happens to our lives because it's just that. They're happening to us. But thanks be to God na meron tayong relationship kay Jesus Christ, and the relationship that we have with Jesus Christ makes the difference. We learn to come to Him. We learn to surrender to God for everything. And this we believe and we do understand and have learned to say to one another that yes, when we are tired, learn to rest in the Lord. That when we get tired, we learn to rest in the Lord. Practicein nga po natin, sabihin natin yung mga salitang yan, rest in the Lord. Yan. Say it one more time, rest in the Lord. Sabihin mo muna sa sarili mo, rest in the Lord. Say it to yourself, rest in the Lord. And then say it to the person seated next to you, rest in the Lord. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa gabing ito na minsan pa. Pinagsama-sama niyo po kami upang pag-aralan ang iyong mga salita. At tulungan mo po ko bilang inyong lingkod na lahat ng lalabas sa aking mga labi will be words that comes from God. I invite your Holy Spirit to move powerfully and mightily in our midst that everyone in this room today will experience a fresh encounter with God. We worship you, Lord. Dahil karapat-dapat kang sambahin ng iyong mga anak. Hindi lang pag maganda ang nangyayari sa aming buhay, kundi pati na rin pag may mga hindi magandang nangyayari, tinuturuan mo kami mag-thank you, Lord, pa din. And at the same time, God, I pray, maranasan ng inyong mga anak sa oras na to ang kapahingahan na matutunan namin to rest in the Lord. And we honor you, we lift our lives to you, teach us, Lord, give glory to your name. We give glory to your name. We give glory to your name. As we pray all of this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen, Amen, Amen. Rest in the Lord. Matthew chapter 11, verse 28 in the Bible says, Matthew chapter 11, verse 28 in the Bible says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew chapter 11, verse 28 is a reminder to us. Nasabi sa atin ng Panginoon, come to me. All you are weary and burdened, and I will give you rest. Mula po sa verse na yan, marami po tayong pwedeng matutunan tungkol sa paglapit sa Panginoon, tungkol sa pagsuko ng ating mga problema sa Kanya, tungkol sa pagsuko ng ating mga iniisip sa buhay. Ulad ng unang-unang makikita natin dyan is that there is what we call this invitation that comes from Jesus. Jesus is giving us this invitation to come to Him. Jesus is giving us this invitation to surrender our burdens to Him. Jesus is giving this invitation na magpahinga tayo sa Kanya. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng kilala natin, hindi lahat ng mga sinasabing mahal natin sa buhay ready na mapakinggan ang lahat ng mga topak natin. Hindi lahat ng tao ready na marinig ang lahat ng mga sapak natin. Hindi lahat ng mga tao ready marinig ang maranasan ang lahat ng toyo natin. Usually, diyan mo nakikita kung sino yung love na love ka talaga.
na kahit even in the most ugly things in your life, they're willing to listen, they're willing to bear with you, they're even willing to accept you and love you even still, kahit may topak, may sapak, may toyo ang bawat isa sa atin. Sino ba naman wala niyan? Bihirang-bihira. Sa 10 tao, siguro isa lang yung walang topak, walang sapak, walang toyo. Lahat pwedeng gawing sausawan ang dami ng toyo sa kanyang utak. May mga kilala kayo kung mag-tantrums, wagas. May kilala kayo na pag nagalit, matindi. May kilala kayo kung maglihim, ang lupit. Akala mo eh, alam mo na lahat tungkol sa kanya hanggang sa malaman mo si Darna pala siya na ito'y lumulunok ng bato tuwing gabi at biglang ibang anyo ang nangyayari sa kanya kung saan nakakarating. Pero si Jesus is giving an invitation to all of us na kahit sino man tayo, ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we can come to Him for rest. John chapter 10 verse 27 says, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Again, John chapter 10 verse 27 says, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." And this is a very wonderful assurance that comes from God. Na dahil anak tayo ng Diyos, pag nagsalita siya, pag nag-imbita siya, maririnig natin ang kanyang dinig. Who are the people who hears the voice of God? These are the people that God is calling to Himself. At pag ang Diyos tinatawag ka, sigurado ka, maririnig mo yun. Iba-iba nga lang ang pamaraan ng Lord kung paano niya tayo tinatawag. Depende na rin sa ating topak, sapak at toyo sa buhay. Meron sa atin preaching tulad nito. Sapat na yun. Nakukuha na agad ang ating atensyon. At nalalaman mo, nare-realize mo, tinatawag na nga ako ng Diyos. And that's why some preachers really pray to God to anoint them so that the words that they will be speaking will be words that comes from God. There are preachers na alam nila mahalaga yung nagtitrain. Natitrain sila so that they will be effective in communicating the word of God. Kasi many times, nakasalalay yung buhay ng tao, yung desisyon na gagawin niya sa kung paano ka mangaral sa kanila. And also there are preachers that are even that have learned to become very creative. Ang hirap kaya makuha yung attention ng tao. Umpisa pa lang ng message mo and all the way to the end. May kilala akong preacher minsan. Sa gusto niya makuha yung attention ng mga tao. Ang ginawa niya, nag-imbento siya ng isang libro kung saan sabi niya, ito yung Bible. Pag binuksan, may apoy na lumalabas. Nakuha naman agad talaga ang atensyon ng mga tao. Pero mo yung Bible, pag bukas, may apoy. Ako nag-iisip din minsan ng mga ganyang creative ways of presenting the Word of God. Tulad ng, siguro kakain ako ng bubog one of these days. Siguro biglang may tatumbling dyan. May mga pictures na lumalabas sa screen. May mga video clippings. May production number. Why not? If using all of these creative methods, you'll be able to catch people's attention. Pero kahit pa nga merong mga ganon, ang taong matigas ang puso, hinding-hindi niya maririnig yung tinig ng Diyos. Ang tao na malayo ang loob sa Diyos, hinding-hindi niya maririnig ang tinig ng Diyos. Minsan nga pumasok dito, pero lumabas din naman doon. Yung iba, hindi talaga pumapasok at all, parang may nakaharang at mayroon nakabara. Ibig sabihin ba masyado lang masama ang taong ito? Ibig sabihin ba masyado lang matigas ang ulo ng taong ito? Actually not. The explanation is this. Sinfulness. Man's sinful nature is what is preventing people from hearing the word of God or even if they've heard it, magstay sa kanila. At para lang manatili yung word of God, para maunawaan ang isang taong word of God, he needs the grace of God. He needs the Spirit of God. He needs God to bless him so that, yes, through the power of God, through His Spirit and through His grace, maririnig mo yung pagtawag niya. Yung ibang hindi nakukuha sa preaching, minsan ginagamit ng Lord mga kilala natin, mahal natin sa buhay, kamag-anak natin, kasama natin sa church, to talk to us, to remind us. And sometimes, baka pag kinakausap nila tayo, hindi natin gusto yung maririnig natin sa kanila. Pero yun na pala yun. Yun na pala yun. Nangungusap na ang Panginoon through these people to tell us, kapatid, sister, friend, alam mo, love ka ng Panginoon at love din kita.
Kaya alam mo, mukhang ito na yung pagkakataon, tinatawag ka na ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Yung pagbabalik loob sa Diyos, dahil lang ba sa napakasama natin o meron tayong nagawang matinding kasalanan? Hindi lang naman ganun yun eh. Yung pagbabalik loob sa Diyos, ang ibig sabihin nun, ito ka na. You're surrendering yourself to God. Ang gusto mo, yung will ng Lord ang mangyari sa iyong buhay. So when God is inviting you, even through a friend, take heed and listen and even appreciate. Huwag nating takbuhan yung mga taong pinapadala sa atin ng Panginoon. May mga nagpatotoo nung araw na nung ang layo-layo pa ng loob nila sa Diyos, ang tigas-tigas pa ng kanilang puso, yung pinapadala ng Lord sa buhay nila, pinagsasara nila ng pintuan. Pag dumating sa bahay nila at nalaman niya na yung mga taong yung mga taga-church ang dumadating, pinapasabi niya agad, natutulog ako kahit hindi naman tulog. Biglang may sakit siya kahit wala naman siyang sakit. We can all do that kasi we are adults. Lalo na dito, nasa ibang bansa tayo. You can choose to be where you want to be, talk to whom you want to talk to. Pero pag sa totoo lang nararamdaman mo na, mga padala ng Diyos itong mga taong ito eh. Ano dapat ang gawin natin? Makinig tayo at tanggapin natin yung imbitasyon. At minsan pa nga, kung hindi ka makuha sa preaching, hindi ka makuha sa mga pinapadala ng Lord na tao sa buhay mo, sometimes, pararanasin ka ng Lord na mabibigat na pagsubok sa buhay. Kasi baka yun na lang yung paraan para magets mo. Anak, iniimbita na kita. Sometimes that situation or circumstance is unpleasant. Sometimes it may even be a trial and a testing, a door that's closing, things not doing well in your life, a shock, sometimes even a tragedy. Malungkot sa malungkot kung kinakailangan pang dumaan sa ganun. Pero ano pa ba magagawa? Ikaw yung klase ng tao na kung hindi magaganun, hindi maririnig yung imbitasyon ng Diyos. Walang pinagkaiba minsan sa mga taong mantika kung matulog, kilala kayong ganun. Mantika kung matulog kung tawagin. May mga taong mababaw ang tulog, may mga taong sobrang lalim ng tulog, hindi agad-agad nagigising. Yung mababaw ang tulog, kadalasan ang sabi nila, matatanda na kasi yan. Kaya hindi ako makarelate dyan eh. Yung mga taong may edad na raw, kay babaw ng tulog niyan, konting ingay, may naglakad, chinelas, umano pintuan, bangon agad, gising agad. Okay? At ito pa malupit. Kahit nag-a-alarm yan. Kunyari, sinabi niya sa alarm clock niya, 7 o'clock. 6:30, automatic, nagigising na siya. May nakaka-relate. Di ba? Yung kahit in-alarm mo, ba't ganon, bad trip, naunahan ko na naman yung alarm clock. Alam na, may edad. Pero yung mga mantika matulog, at may ganito, nasusunog na yung buong kapaligiran. Kinakatok na yung bahay. Nakailang ring na yung mga smartphones, alarm clock. Nothing works. Kailangan mo yugyugin. Kailangan mong tapikin. Baka nga buhusan mo pa ng tubig para lang bumangon. Remember, meron akong pinsan ganyan. Siya yung driver ko. Pero talaga namang pagod kami the whole day. Tulad ngayon, as I preach on our Friday evening service, I came from a long day. Nag-preach ako sa Abu Dhabi in the morning, bumiyahe, nag-preach ngayong Friday afternoon, and then after that, halos saglit lang yung break, Friday evening, and then after that, meron na naman. Parang ganun yung naranasan niya when he was with me, when he was driving me. Long day, pagod na pagod. Hindi niya nakinaya dun sa dulo. Ako, yung adrenaline ko, dire-diretso pa eh. Habang nagpipreach ako doon sa loob, yung pinsan ko, yung driver ko, sabi niya, matutulog muna siya doon sa sakyan. Fair enough. Kasi nga naman, ipagmamaneho pa rin niya ako after eh. Buri mo, kasama ko na muna madaling araw, all the way nung hapon, gabi. Sige ko, sige, magpahinga ka, diyan ka sa sakyan. But eventually, yung pinakahuling preaching ko nung gabi, natapos din. And we had to go. Kasi meron na naman kami isa pang appointment. Ganun minsan ang ano ko eh, ang Sunday pag nasa Pilipinas, literally from sun up to sundown. Kahit itong araw na to, naku po, pagkatapos ito, may tatakbuhin na naman. So I rushed to my cousin, rushed to the car, linak pala niya. Tulog na tulog. Kinakatok namin, hindi magising.
kinalampag na namin yung mga bintana, kinalampag yung harapan, yung gilid, nothing was working. Literally, nothing was working. I had to call a lot of people from the church. Ito, matatawa kayo, pero totoo to, pinaalog ko yung sasakyan. Halos 10 tao yun, nasa likod, nasa harapan, nasa gilid. Kulang na lang, baliktarin namin yung sasakyan para siya magising. And that is how many of us are, even when it comes to the invitation of God. Kailangan niyanigin. Kailangan alugin. Kailangan may mangyaring hindi maganda para doon mo palang magets. This is God. It is really, really God. Biglang magkakaroon ka ng gallstones, wala ka naman yan. At hindi ko naman sinasabi na lahat ng gallstones ay inayanig ng God kaya nagka-gallstones. Simpleng matakaw ka lang. Yun lang ang dahilan kaya ka nagka-gallstones. Pero yung iba, wala namang scientific explanation, biglang nagkaroon ng ganun. Ang ganda-ganda ng diet mo, biglang bumagsak ang katawan mo. Mahusay ka magmaneho, bigla ka na aksidente. O kung hindi man ikaw, mga mahal mo sa buhay, na hindi dapat nangyayari sa kanila yung hindi magandang nangyayari. Pero yun lang kasi yung way eh, to get your attention. At ano dapat gawin natin? Pag ayan na nga, naririnig mo na sa preaching, may pinadala na ang Lord, may nangyayaring hindi maganda. Be humble and accept the invitation. Be humble. Be humble and accept that invitation. James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Sa marami sa atin, yun ang struggle, pride. Sa marami sa atin, yun ang struggle, independence. Yun ang struggle sa atin, yung ating katigasan ng ulo. Sino ba naman ang ayaw ng independence? I've always loved independence. I've been known by a lot of my relatives to be a very independent person. You know, I was the kind of child na aalis lahat ng family namin, nanay ko, tatay ko, lahat ng mga kapatid ko, bit-bit nila. Pero pag sinabi ko, hindi ako sasama, dito lang ako sa bahay, wala silang magawa, ako lang talaga sa bahay. Sa Saudi, ginawa ko yan, nakatira kami doon when I was very, very young. And every Thursday or Friday, our family would go out for dinner. Pag hindi ko trip, pag ayaw ko sumama, walang makakapigil sa akin. I was like, what, 8 or 9 years old? Alam na ng mga magulang ko, hayaan nyo na siya, ayaw niya sumama. 8 pa lang, 9 years old, independent na ako. Nung nag-college ako, I was the kind of person na, ma, doon ako matutulog sa classmate ko. Dad, doon ako matutulog sa classmate. Di rin nila ako mapipigilan. To the point na literally, 2 years of my college, nakatira ako sa ibang bahay, not in the house of my parents. Which was really very weird. Kasi ako yung single person in our family. Yung panganay kong kapatid, married na, may anak. Yung bunso kong kapatid, married na, may anak. Sila pareho, hanggang ngayon, nakatira sa bahay ng magulang ko. Ako tong single eh, hindi nakatira doon at matagal nang hindi tumitira doon. They have learned to respect that uniqueness in my personality. I'm an independent person. Pero dahil din dyan sa independence na yan, kinailangan ako padala ng Panginoon ng iba't ibang klaseng mga dilubyo at pagsubok sa buhay. If only to humble me. If only to bring down that pride. Kasi ganun yung independent person o yung gusto ng independence, may pride yun eh. Kaya kailangan bigyan ka ng Lord ng mga karanasan to bring you down so that you will realize, hindi pwede yun. Siyempre, kailangan natin minsan maging self-reliant, maging responsible. That was my motivation eh. Kaya naman ako nagiging independent, I had a very good reason. Ayaw na ayaw kung may maaabala dahil sa akin. Mula pa lang nung pagkabata ko hanggang ngayon, ganun ako eh. Kahit ito sa church natin, may transportation ministry tayo, never mo ako mariringgan na sabihan si brother ganito pag maneho mo ko. Ang dami kong mga leaders dito, lahat may sasakyan, pero ni isa dyan wala nakatanggap ng tawag sa akin para, ay naku, meron akong gustong pasyalan, pwede bang pag maneho mo ko? Ayoko kasi nakakaabala ng tao eh. I want to be self-reliant. Kung gusto nila ako pag maneho, voluntarily, thank you Lord. Hindi rin ako mahilig mag-aya sa mga taong itreat ako at pakainin. Lalo na mamayang gabi. Pero kung may magtitreat sa akin, why not? Hindi rin ako mahilig magpaluto kung kanino.
kahit hindi ako marunong magluto, gagawin ko ng paraan para makakain ako. Kaso at the end of the day, maganda yung motivation mo nung start pero nadidevelop na pala yung pride. And sometimes you get to apply that even with your relationship with God. God has to humble us so that we may learn to submit to Him. That we may learn to submit to Him. Kasi yun yung tao na nakakapagpahinga sa Panginoon. They have learned to submit to God and yes, even to resist the devil. Hinahumble ka ng Panginoon kasi para matuto kang mag-submit sa Kanya. And in so doing, also resist the devil's work in your life. O dalimbawa dito sa Middle East, ang dami dumadating dito mag-a-apply ng trabaho. May panahon ng pag-aantay. May kilala ako dito, pagdating na pagdating, nagkatrabaho agad. At yung trabaho na hinahangad niya, yun agad nakuha niya. May ganun, ha? Pero mas marami yung nag-antay ng matagal. Even in our own church for the last 4 years in its existence, whether here in Dubai or Abu Dhabi, UAE, or in Doha, Qatar, sanay na kami dyan na may dumadating, naghanap ng trabaho, at sila'y kailangan mag-antay. Nagiging suki na ng Kish Island, ng Oman, sa kaka-entrance at kaka-exit. May lumalampas ng 6 na buwan. Meron pa nga, inabot ng 1 taon at kalahati na walang trabaho. Eventually, nagkaroon din naman. Kaso ang mahirap yung waiting period. Ang daming idle moments. And the idle moment of many individual is the devil's playground. Na pag habang nag-aantay ka, dahil mo naiisip, dahil mo nakikita, minsan yung mga naiisip mo, wala na sa katinuan. May dumaan lang ipis, makain kaya ito. May mga nakita ka mga kung ano-ano mga nangyayari, mga hindi mo na dapat napupuna, o kaya biglang may napatabi ka kay ganito, nakausap mo si ganyan, pwede na rin to, lamang tiyan din ito, maiuwi nga ito sa bahay, o ikaw ang inuwi sa bahay, ang dami nagkaganon. Yung idle moments, umikse na ang diablo, may matinukang plano, meron kang dapat gawin, na disrupt. Ang daming tao ganyan. Dinidistract, dinidisrupt ng devil while they are waiting and applying for jobs. Don't let that happen to you. You have a goal? You have a desire? You've dedicated it to the Lord? Then habang naghahantay ka, learn to submit to God. Learn to submit to God. At kahit pa nga may trabaho ka na, kahit pa nga meron ka ng pamilya, meron ka ng anak, ganun pa rin. Submit to God and resist the devil. That's how people find rest in God. James chapter 4, 7-9 says, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Ano ibig sabihin yan? Magbalik loob sa Diyos. Gusto mo na kapahingahan sa buhay, mag-submit ka sa God. At kung kinakailangan, magsisi ka sa kasalanan. Magsisi ka sa kalukuhan. Aminin mo sa Panginoon, may mali po kung ginagawa. Aminin mo sa Panginoon na itong bagay na to hindi nakakabuti sa iyo. Be yielded unto God. Be surrendered unto the Lord. Because in brokenness is blessing. When you're broken before the Lord, that's when the blessing flows and falls to the life of the believer. Siyempre, anak ka na ng Diyos eh. Pag tinanggap po si Jesus bilang Lord and Savior, ano tawag na sa atin? Anak ng Diyos. Pag natutuwa ang magulang natin sa atin, may reward. This will remember, nung bata ka pa lang, pag maganda grades mo, o anak, dahil maganda grades mo, mag-a-ice cream tayo. Ako, ginawa ng nanay ko sa akin yun. Ang isang paborito kong kinakainan nung araw ay quad. Marami sa inyo hindi na natatandaan yung quad. Nasa Makati yun. Yan na ngayon yung glorieta. Pero bago naging glorieta, ang tawag dyan ay quad. At meron ako isang paboritong pinupunta dun, yung Magnolia Ice Cream Parlor. Yun na ang treat ng nanay ko sa akin. Pag halimbawa, ang ganda-ganda ng grades ko, alam na yon, it's a trip to the Magnolia Ice Cream Parlor. Dahil paborito ko nung araw yung banana split. Parang ang feeling ko, ang yaman-yaman namin pag kumakain kami ng banana split. Kasi walang ganun sa kanto namin. Puro mga yung mga may, ano ba yun? Ang tawag yun, may, hindi na may isa yung, scramble. Scramble talaga. Alam ni kapatid yung kanyang sinasabi.
Pero yung pupuntang Makati, pupuntang Quad para kumain ng banana split sa Magnolia, eh, reward ng nanay ko sa akin because I did well. But at the same time, pag alimbawa naman eh, na susuway namin siya, sabi niya magugas ng plato, ang dami ng ipis, hindi pa nahuhugasan. Sinabi niya, ayusin ang kama, hindi nagagawa, inaway ko yung ganito. Ay, may palo din yun. May disiplina yun. At napakahusay ng nanay kong magbalanse niyan. Pag may magandang nagagawa, merong reward. Pag merong hindi tamang ginagawa, pinapalo. At sa bawat palo, may kasunod yun na linyang, oh, ba't ka pinapalo ni mami? Kasi love. Kasi love. Yung kailangan, ini-instill pa rin niya sa amin na sa bawat hagupit ng kanyang kamay, sa bawat palo o gamit ng sinturon, kasi love. Same thing with God. We are His children. And when you're a child of God, He will discipline those He loves. Na pag may mali sa ating buhay, hindi niya palalampasin, tumagal yun. Mapapalot, mapapalo. Yan ang masarap sa ating Diyos. As we obey Him, as we surrender to Him, as we submit to Him, He blesses us. Pinagpapala tayo ng Panginoon. At pag meron naman tayo hindi magandang ginagawa, love pa rin niya tayo, pero ididisiplina niya tayo, papaluin. Kaya, simple lang ang tanong, ano ba gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Yan. Ano ba gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Natural. Pagpapala. Kaya tell the person seated next to you, blessing kapatid. Yan ang hanap, yan ang desire natin. Blessing ni Lord. Blessing ni Lord. At gano'ng karami sa atin, yes, gusto ng blessing, taas ang dalawang kamay. Gano'ng karami sa atin, gusto ng maraming blessing, taas ang kamay. Tell the person seated next to you, you are blessed by God. Tell the person seated next to you, you are blessed by God. Kaya, mag-submit na to God. Mag-submit na to God. And in submitting to God, God will give you the grace to resist the devil. When you submit to God, God will give you the grace to resist the devil. Kaya for example, in our church, every now and then, may tinatawag tayong altar calls. At itong mga altar calls na ito, usually pagkatapos ng message, is an opportunity we give to people to stand from their seats, get out of their seats, go to the front, and that being the altar of God, somehow symbolizing the altar of God, we get to surrender whatever it is God wants us to surrender. Something about our lives that does not please God, a worry, a fear, a struggle, problems, a desire. We go to those moments. And we encourage people, huwag mo palalagpasin yung mga ganung mga moments because that is submission to God. Nag-i-invite si Lord eh. Patulan mo yung invitation ng Diyos sa buhay mo. But along the way, as you submit to God, the devil will attempt to prevent you. Kaya minsan yung magtataas lang ng kamay eh, yung iba, napipigilan sa pagtaas ng kamay. Don't let the devil stop you from raising your hand. Don't let the devil stop you from worshiping God. Isang araw may nagpatotoo sa aking kapatiran at na-bless ako doon sa patotoo niya. A-attend siya dapat ng church. A-attend siya dapat ng church. Pero alam ng Diablo na pag umattend siya ng church, may special blessing siyang marireceive. Hindi pa niya alam kung anong blessing yun eh. Biglang mababago yung plano because may umikse ng temptation that came from the devil. But thanks be to God. Yung kapatiran na to nagkwento sa akin, she felt an extraordinary feeling that came from God that somehow, hindi, paninindigan ko yung magsisimba, yung mag-church, hindi ko papayagan na itong distraction, this temptation to prevent me from worshiping the Lord. At talaga naman pinatunayan sa kanya ng Panginoon that she made the right decision. For attending that particular worship service, just this week, there was an altar call. She was one of those who came and she felt the blessing and the power of God flowing through her life. Namuntik-muntik na niyang mamiss kung hinayaan na yung devil, napigilan siya. And many times, the devil would like to stop you from growing in your faith in God. Don't allow him. Don't allow him. You submit to God. And when you submit to God, He will give you the grace to resist the devil. At pag natutunan mo yan, even yung pag may mga altar call, pumupunta ka, sinusuko mo ang lahat sa Diyos,
yan na yung kapatid, ang opportunity mo to receive the peace of God in your life. This is now the opportunity for you to receive the peace of God in your life. John chapter 14 verse 27 says, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Again, John chapter 14 verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Alam nyo, naniniwala ako tong verse na to, pinabasa sa akin ng Panginoon ngayong gabi kasi meron sa inyo umaten ngayon, yan ang kailangan nyong verse. Yan ang word of God na gusto ng Panginoon tandaan mo. It's hitting you right now like a bullet train. It's hitting you right now like a shotgun getting pointed straight to your heart. And that is the Lord telling you, "Anak, ganyan kita kalab. Ayokong manatili kang nag-aalala at natatakot. Gusto kong malaman mo, hinding-hindi kita pababayaan. Gusto kong malaman mong hinding-hindi kita pababayaan." And so I read it again, John 14 verse 27. For the Bible says, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid." Meron ba kayong mga pinoproblema ngayon? Meron ba kayong mga iniisip ngayon? So sinasabi ni Lord sa iyo, "Anak, huwag ka nang matakot. Ako bahala. Anak, ako ang bahala sa iyo." Hear the Lord whisper that to your ears tonight. "Anak, ako ang bahala sa iyo." Receive the peace of God. Have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. For Mark chapter 11 verse 22 says, "Have faith in God," Jesus answered. You tell me you have problems. You tell me you're like stuck in a place you don't know how to get out of. You tell me your life is complicated. You tell me you're weak, you're dry. You tell me that your dreams are not happening. I tell you, have faith in God. May tinuturo si Lord sa iyo eh. Ang Panginoon, love tayo, hindi kanya tutorturin. Ang Panginoon, love tayo, may maganda siyang plano para sa iyong buhay. Kung ngayon pinag-aantay ka, may rason yan. Pero habang nag-aantay ka, have faith in God. Ako, ang dami kong pinapangarap eh, ang dami kong gusto mangyari. Pero hindi dapat tayo bibitiw sa ating pananampalataya sa Diyos. Tayo, ito problema natin minsan. God will never give up on us. God will never give up on us. It's just that we give up on God. God will never give up on us. It's just that we give up on God. God will never let go of us. It's just that we are attempting to let go of Him. O maaring minsan, hindi naman yung mismong si God directly. Kasi para naman masyadong mabigat na desisyon yun. But you're giving up on the things of God. You're giving up attending Bible studies, for instance. One time, meron kaming kasama sa bahay, dito sa Middle East. During our early years here, which is a long time ago. E di syempre, nalaman nila na pastor ako. We needed to leave that house where we were living and you're gonna transfer to another house. Sa totoo lang, okay lang naman sa akin kahit hindi sila sumama sa amin to the next house that you were transferring to eh. Alam niyo naman dito, gano'n, na minsan nagsisharing para makatipid. Pero we still gave the offer para naman huwag nilang isipin na aalis kami tapos mababayaan namin sila. So nung finally sinabi na namin ni Jeppo, yung aking assistant pastor at yung wife niya, dun sa kasama namin sa bahay, ito lilipat kami dun sa house, ito yung lilipatan, ganito magiging sharing, gusto niyo ba na sumama pa rin? Ganyan. Abay, nagulat ako dun sa sagot. Ang sagot sa akin, sabi, sige, sasama kami sa inyo. Pero, sana huwag kami pipilitin umaten ng Bible study. Hindi ko kinaya yung narinig ko. Kasi ano naman, kuya atin naman kami ng worship, pero sana man lang, huwag kami laging i-require na mag-Bible study. Una,
nalungkot ako doon kasi hindi ako nagre-require ng tao umattend ng Bible study. Kahit pa nga kasama ko sa bahay yan. Ngayon nga, doon sa BNK na may mga kasama ko doon sa bahay, hindi ko rin i-require yung mga yun na araw-araw kasama ko sa worship service. Sila pwedeng sa ganitong araw umattend, sa ganitong araw hindi umattend. Ako, araw-araw, syempre, pag naririto ako, preacher eh. Pero wala akong pinaparamdaman doon ng kahit anong guilt feeling na, oh, mukhang wala ka namang gagawin, sumama ka na. Wala akong ginaganun. Hinding-hindi ko ugali yun. Kaya nung ginanun ako nung taong yun, na sa totoo lang eh, hindi rin naman namin talaga gustong isama pa doon sa lilipatang bahay. Binibigyan ko lang naman ng ano, tawag doon, courtesy, para wag isipin na pinabayaan namin. Nasaan sasabihin sa akin, pero sana kuya, wag kami pilitin sa Bible study. Nalungkot ako. Nalungkot ako kasi bukod sa hindi naman ako ganun, mali siya. At sa totoo lang, fast forward, after 4 years, nagkadilu-dilubyo yung buhay ng taong yun. At hindi na ako nagtataka bakit. At ngayon, hindi ko na sila kasama sa bahay. Yun naman sa... Nalulungkot ako. Nalulungkot ako sa mga taong ganun. Kasi hindi naman ako tinatanggihan nila. Hindi naman yung Bible sa tinatanggihan nila. Blessing ni Lord. Kaya kung minsan meron sa atin guilty dyan, o mamaya, pagkakataon mo para magsisi. Kasi mali yun. Hindi tama yun. At lalong-lalo na, kung sa oras na to, may pinagdadaanan ka sa buhay, lalo ka mag-Bible study, lalo ka mag-worship, lalo ka maglingkod sa Panginoon. Kasi dyan tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Have faith in God. At lalo na sa OFW, because we are an OFW church. Mahirap mabuhay sa ibang bansa. May kamag-anak ka man o wala kang kamag-anak. Kaya, thank you Lord, may Christian church. Thank you Lord, may Christian church. Our church is not perfect. Walang church na perfect. I have my own, my shortcomings bilang pastor. Pero this I tell you, I thank God we have this church. I thank God I'm pastoring this church. That when you're part of a church like this, that's how God will encourage you, that is how God will comfort you, and that is how God will strengthen your faith. Nang kahit anong mga pagsubok ang pinagdadaanan mo bilang isang OFW, may trabaho ka man o wala ka pang trabaho, when you're part of a Christian church, when you attend Bible studies, worship services like this, God is building your faith. Learn to declare your victory. Learn to declare your victory. For 1 Corinthians chapter 15, verse 57 says, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Natupad na ba mga pangarap mo? Natupad na ba mga pangarap ko? Natanggap na ba yung mga prayer request mo? Natanggap na ba yung mga lahat ng prayer request ko? Hindi pa naman eh. Pero naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako, matagumpay na ako because of God. And no one will stop me from declaring I am victorious because of Jesus Christ. I am victorious because of Jesus Christ. Whatever you're going through, there's nothing that the devil can do to defeat you. There's nothing that the devil can do to defeat you. Kung iaalaw mo lang siya, doon ka lang madi-defeat. Kung mananatili ka lang doon sa temptation, kung mananatili ka lang doon sa struggle, doon ka madi-defeat. But because of Jesus Christ, whatever the devil throws at you, matatagumpayan mo yan because, Christians, we are victorious because of Jesus Christ. Sabihin nyo nga yun, I am victorious. Sabihin nga natin yun, I am victorious because of Jesus Christ. Sabihin natin ulit yan, I am victorious because of Jesus Christ. What else? May mga tao, they get to experience rest in the Lord because they have learned to sing to God. Totoo yan. Yung mga kumakanta sa Diyos, natutong umawit sa Panginoon sa pagkanta sa Lord, sa pag-worship sa Kanya, nararanasan ng kakaibang kapahingahan. Psalm 13 verse 6, I will sing the Lord's praise for He has been good
to me. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. There is a reason kung bakit may music ministry. There is a reason kung bakit may mga magagandang kanta o awitin sa loob ng isang simbahan. It's not only to touch our emotions. It's not only to make us cry. It's not only for us to be happy. But because when we sing to God, that's how many of us will have an encounter with God. That's how many of us will get to experience God in a more manifested way, in a more powerful way. Kaya ayokong ma-deprive ang sino man sa inyo na ma-experience ng lubusan ang presensya ng Diyos. Gaano karami sa atin gustong maranasan ng Diyos sa kanyang buhay? Say amen. Gaano karami sa atin gustong gusto mo yun, yung magpahinga sa presensya ng Diyos? One of the ways is when you have learned to truly sing to God, when you have learned to truly worship God and surrender everything unto Him. Even sa church natin ngayon, this entire month of April is spiritual revival month in our church. I can feel it. I can see it. That the Spirit of God is moving in our church. I will be speaking almost every day. Bawat service, iba-iba yung mga umaattend. At marami sa kanila, isa o dalawang service yung inaattendan. Our church has worship services here in Dubai from Saturday all the way to Thursday, 7:30 to 9 p.m. At pag Friday, hapon at gabi. Iba-ibang tao, once or twice in a week of worship. Pero since I returned from Oman and from Brunei and from the Philippines just last Tuesday, I've been seeing and feeling the power and the presence of God moving in our midst. Marami sa mga kapatiran natin inihipo ng Panginoon. Marami sa mga kapatiran natin sinusuko ang kanilang buhay sa God. Many of them are being spiritually revived, spiritually restored, and made on fire by God. And I do not want any one of you to be deprived of that opportunity, to be deprived of that experience of God becoming more powerful in your life. Kaya kapatid, even your coming to our worship service this evening is not an accident. Naniniwala ko, may nag-imbita man sa iyong tao, pero ang totoong nag-imbita sa iyo, ang God. He wanted you to be here today. Gusto niyang magtagpo tayo. Gusto niyang maranasan mo ang kanyang presensya sa gabing ito. Because that is how good our God is. That is how good our God is. He does not want you to be deprived of the blessings. Gusto niya maranasan mo ang biyaya sa iyong buhay. Knowing all of these things, make this your prayer today. Knowing all of these things, make this your prayer today. I will come to the Lord and give Him everything. Knowing all of these things, make this your prayer today. I will come to the Lord and give Him my everything. Marami ka bang problema? Bigay mo yan lahat sa Lord. Nalulungkot ka na ba? Ang totoo, nadidepress ka na? Come to the Lord and give Him your everything. Marami ka bang pagdududa? Marami ka bang question? Marami ka bang sama ng loob? May mga nakasakit ba sa'yo? May mga nangyayari bang hindi maganda? Come to the Lord and give Him your everything. And I guarantee you, hinding-hindi ka magsisisi pag isinuko mo ang lahat sa Kanya.